Available po sa ating Lazada store, gfarm.biz, yung mga ginagamit nating foliar fertilizer, insecticide, at mga fungicide. Kung kayo po ay bibili sa ating Lazada store, libre po ang pagtatanong at consultation tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng inyong mga tanim. Sigurado pong original at maganda ang inyong mabibili kapag sa store po natin kayo kukuha. So subukan ninyo at gayahin yung ating mga ginagamit na mga fertilizer para makuha din ninyo yung ating nakukuha sa ating pagtatanim. Nakita nyo po kung paano tayo maghalo ng insecticide, foliar, at iba pang mga pampaganda sa ating palay. So yung nakita nyo, gumagamit po tayo ng humus. Yung una kong nilagay sa tangke ay humus po yun, pampaganda ng soil conditioner po yun. Sinasabi nila na yun ay pangtaboy sa mga ibon at sa daga. Kaya sinusubukan po natin na patpatunayan kung totoo yung sinasabi ng mga manufacturer nun. Tapos gumamit tayo ng milan. Yung milan ay pang hoppers para yung mga lumilipad ay patayin po niya at alisin po niya. Then nakita niyo po na gumamit po tayo ng prebaton. Yung prebaton ay pang stem borer para wala pong lalabas na mga puti sa mga panicle. Sayang din po yon. So gumamit din tayo ng anaa para lalong kumapal yung ugat. At kumapal din po yung ating palay. So ngayon ay malapit na pong lumabas yung kanyang panicle. At alam ko na maganda yung kalalabasan nito. Yung expectation ko siguro yung kalahating hektarya mababa yung kwan yun. So 50 na kaban. So gumamit din po tayo ng heavyweight tandem na yun ay pampabunga para mas lalong maganda yung kanyang bunga. Though malayo pa, siguro 2 weeks pa bago lumabas yung kanyang panicle, naglagay na po tayo ng heavyweight tandem para pampabunga. Yun ay yung iba gumagamit ng muriate of potash, yung 0060, pero tayo yung foliar po ang ginamit natin. The same lang din po ang epekto nun. Pinagsabay ko yung anaa at saka heavyweight tandem dahil mas maganda. Yung anaa lalo niyang pinapalaki yung palay, saka yung heavyweight tandem tinutulungan niya yung palay para mamunga ng marami. At iba pa yung aking dinagdag at inilagay. So hindi nawawala yung ating silhouette. So just in case na umulan, hindi tayo kinakabahan na baka mahugasan, baka mawala yung ating in-spray. So yun ay mga rekomendasyon na pwede kong i-recommend sa inyo na gayahin ninyo kung gusto nyo pong gumanda ang inyong palay. Kung gusto nyo maging kung gusto nyo dumami, mahahaba yung uhay, at mapipintog or mabubusog yung bunga ng inyong palay, gumamit po tayo ng foliar kasi binubus po niya yung capacity ng palay para mamunga. So titingnan niyo po, may mga picture ako, may plaplas dyan na talagang epekto yan ng hindi paggamit ng insecticide o hindi pagprotect sa palay habang ito'y nagbubuntis. Magiging ganun po ang inyong palay kapag pinabayaan niyo po siya. So pag ito'y nagbubuntis, umpisan na po ninyong protektahan. So sa atin na yun, itong pagbubuntis niya, weekly po tayong nag-spray ng insecticide na yun, gumagamit tayo ng yung lanate or yung wild kid, yung kwan natin para mas mura ng konti. Gumagamit, patuloy po tayong gumagamit ng konting prebaton, pero yung milan talagang dinadagdagan ko para sa mga hoppers. Then gumagamit tayo ng humus, pampaganda ng lupa para sa next na pagtatanim natin ng mais, handa na naman po yung ating lupa. So isang buwan na lang siguro ang ating hihintayin, mag-harvest na po tayo.
At subaybayan nyo po yung mga susunod nating mga video. Marami kayong malalaman, marami kayong matututunan. Kung hindi man kayo magtagumpay, ulitin po natin dahil sasabihin ko sa inyo, 6 years bago ako nakamit yung aking minimithing tagumpay. So ngayon, mayroon pa rin naman tayong failure pero madalang na. Dahil nga natuto na tayo at marami na tayong nalalaman tungkol sa mga gagawin, mga proseso sa pagtatanim. Ito ngayon, yung ginawa natin na pagpapalay. 2 years ako huminto ng pagpapalay pero I take note sa mga, tinake note ko yung mga pagkakamali ko, yung mga dati kong ginawa na hindi nag-work. Tinake note ko po yun. So ngayon, nakita ko na maganda yung kalalabasan niya. At abangan nyo yung magiging outcome ng ating mga ginawa sa ating palay at para magaya po ninyo, matulad din po kayo sa aking ginawa. At para kayo din umanin ng marami at talagang kumita ng malaki. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa pagsubaybay, pagbalik-balik sa ating video. At hangad ko po na matulungan kayo. Maingat po yung kasalukuyang sitwasyon ng inyong ani. Paramihin po natin ang ating ani para makatulong po tayo sa mga tao dito sa ating bansa.